Alam nyo, pag ganito yung suot ni Kitty, feeling ko big girl na siya. Pero magto 2 years old pa lang talaga siya next week. Anyway, kaninang umaga nag-nature walk pala kami. So yan, inintroduce ko sa kanya yung mga makikita dito sa garden. Stone. Dala-dala nga rin pala ni Kitty yung magnifying glass niya. Sabi ko kasi mag-explore muna siya and inspect ng mga bagay-bagay dito. Anak, ang usapan tingin, hindi tikim. Ang dumi na rin pala nitong magnifying glass niya kaya nilinis ko na muna. Nag-collect nga pala kami ng mga nalaglag na leaves kasi meron siyang activity ngayon para sa school. Leaf rubbing nga pala yung tawag dito sa activity namin. So dinikit ko lang yung mga nalaglag na leaf doon sa table. Tapos pinatungan ko ng clean na paper. Nag-peel nga rin pala ako ng crayons kasi ito yung gagamitin natin pang color. So yun, dinemo ko muna kay Kitty kung paano yung gagawin. Nirub ko lang yung crayon sideways doon sa mismong mga leaf. Tinape ko na nga rin pala yung band paper para hindi siya gumagal pag nagko-color. Dalawa talaga yung nakalabas na crayon, one for me and one for Kitty, kaso sobrang natuwa ata siya, kinuha niya pati yung hawak-hawak ko, ayan. In fairness naman kay Kitty, napansin ko mahilig din talaga siya sa mga art activities kasi almost everyday niya kinukuha yung mga pang-color niya. Hindi lang crayons, pati sa paint. Yung last na painting activity namin is ito, sponge painting. Super nag-enjoy din siya. Wow. Muntik nang maging messy. Anyway, ito na pala yung kinalabasan. O diba, simple activity pero ang ganda ng result. Kasama nga rin pala sa mga bagong activity ni Kitty for this week is itong pagkiklip ng clothespin. Medyo advanced ng araw pala itong nabili ko kasi may kasamang color sorting. So sabi ni teacher, mag-focus daw muna kami dun sa mismong pagkiklip. Kaya ito na lang muna yung ginamit namin. Nag-recycle na lang kami nitong container. By the way, itong activity na to, introduction pala to sa paghahang ng clothes. Tuwing meron kaming bagong activity, ini-introduce ko muna sa kanya kung ano yung mga materials na gagamitin. Tapos dinedemo ko rin siya kung paano gamitin. Like for this activity, ine-emphasize ko yung fingers na gagamitin para mag-open yung clip. So ito pa yung isang activity na kasama sa rotation this week. Insert lang yung beads dito sa shoelaces. Although masyadong maikli yung parang matigas na part, even for adults medyo struggle siya. Kaya ito na lang fuzzy wire muna yung ginamit namin. Mas madali siyang ipasok. Tapos binend ko lang yung magkabila ang dulo para hindi masyado matulis. Tapos yung kabilang end, naglagay ako ng knot para hindi siya dumulas. So itong activity na to, introduction naman siya for sewing. Yung advanced na variation naman nito is magpiprint tayo ng mga patterns. Tapos susundan nila yung sequence ng colors and shapes. 3 months na rin pala kami sa online school ni Kitty. And super happy naman ako sa mga naging progress niya. Open pa ang enrollment for summer programs. Meron silang classes for 15 to 36 months, 3 to 6 years old, 6 to 12 years old, hanggang 8 to 14 years old. So kung interested kayo, message na lang sila sa Adreo Montessori Inc.